1 John 1:1. The word that gives life was from the beginning, and this is the one our message is about. Our ears have heard, our own eyes have seen, and our hands touched this word. The verse refers to Jesus. Jesus, the word, became audible, visible, tangible. The word became human, became a person, became Jesus. The word was invisible, an idea, an ideal that had become a person. The living word. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay buhay. At dahil dyan, kami man na nananalig ay mayroong buhay. Paliwanagan niyo po ang aming isip sa kahulugan na ang aming sinasamba, ang aming tagapagligtas na si Jesus, Ama, paliwanag niyo sa amin kung anong kahulugan na siya ay living word. Lead us, teach us, empower us to understand higher truth, and give us a heart that obeys. In the name of Jesus, your Son, the living word, we pray with thanksgiving. So all these verses are saying that Jesus is the living word. Pag sinabing Jesus is the light, ibig sabihin may darkness na kabaligtaran niya. Pag sinabing Jesus is the way, mayroong ibang ideya na hindi way, dead end. Pag sinabing Jesus is life, ibig sabihin mayroong ibang pinaniniwalaan na actually hindi life, imbes, life, death pa nga. So if Jesus is the living word, we should watch out for the word that is not living. Dahil yon ang nakakalito sa pagpili ng susundan. John 1:1 and 14. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God, and the Word was truly God. The Word became a human being and lived here with us, and all the truth of God came down to us. So by substitution, pwede mong sabihin, in the beginning was the one who is called the Word, or Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was truly God. And Jesus became a human being and lived here with us, and all the truth of God had come down to us. Lahat ng gustong ipaalam, ipaunawa ng Ama sa Langit, inilagay sa pagkatao ni Jesus, at si Jesus ay ipinadala sa atin upang makilala natin ang totoo ng lubusan ang Ama na nagsugo sa Kanya. Jesus, above and beyond the written scriptures, is God's living and active word that brings life. Bakit natin binabanggit yung written scriptures? Dahil ang Israel, sa pinakamahabang panahon, ang kanilang kinikilalang pagpapahayag ng Diyos sa kanila ay yung kanilang scriptures. Lahat ng sinulat nila, ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kaugalian, ang kanilang mga kautosan, yun sa kanila ang ibig sabihin ng Diyos. Yun sa kanila ang gustong mangyari ng Diyos, at sa kanila, yun ang ginidiyos nila. Pero ipinadala ng Diyos ang living word to be compared with the written word that Israel had made an idol of. Sa simula ay dapat nating isipin, the written words were very important, the written words were very, very useful, but when the living word was sent, the living word should be Lord above all words, written or not written. Jesus is Lord of all. In the name of Jesus, every knee will bow, in heaven, on earth, and under the earth. And all teachings, written or not, all beliefs, all ways of life, all laws must be submitted to Jesus, the living word that God the Father in heaven sent to be the complete picture of Him on earth. Many people reject the living word and place over it, over Jesus, the living word, the written word. In other words, maraming tumanggi kay Jesus sapagkat ang loyalty nila nasa written word. Tinanggihan nila sapagkat may mga sinabi si Jesus na hindi sangayon sa kanilang mga kaugalian, sa kanilang dating paniniwala,
at sa mga sinulat ng ilan sa kanilang mga ninuno. John 5, 39-40, sabi ni Jesus, "You search the scriptures," and he meant the written word of the Jews, "because you think that you will find eternal life in them. The scriptures tell about me, but you refuse to come to me for eternal life." Sabi, aral kayo ng aral ng written word, ng inyong mga scriptures, kasi inaasahan nyo na makakaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niyan. Pero kung talagang babasahin nyo yan, ang totoo, hindi yan ang message. Nakaturo lang yan sa akin. At ngayong narito na ako, sa akin na kayo dapat makinig, ako na ang dapat yung pakinggan, pero hindi, ang pinipili nyo pa rin yung inyong scriptures at hindi yung itinuturo ko sa inyo. Sa akin lang kayo magkakaroon ng tunay na buhay, masagana, maluwalhati at ganap. Itinuturo kayo sa akin ang inyong scriptures, pero nung nandito na ako, ayaw niyong pumunta sa akin, nananatili kayo sa inyong scriptures. Written scriptures only direct people to Jesus. But Jesus is the real message. Jesus is the living word, the living scripture. Yet the Jews chose the written word over Jesus, the living word. Especially when Jesus canceled, reinterpreted, modified some of their laws, their written word. Kaya yung sinasabing living word, that is in comparison with the written word of the Jews. Mahalaga, importante, pero nung ipinadala si Jesus na living word, lahat na dapat ng kahulugan, interpretation, application ng written word ay papadaanin kay Jesus sapagkat si Jesus ang word of life. Siya ang word that was from the beginning, the word that was with God, the word that was God that was made flesh. John 5, 39-40, sabi ng New Testament Pinoy Version, "Pinag-aaralan nyo ang scriptures kasi iniisip nyong makikita nyo doon ang buhay na walang hanggan. Ako mismo ang tinutukoy ng scriptures, pero ayaw nyong lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Kasi nahiwagaan kayo. May mga itinutuwid ako na napaniwalaan nyo ng akala nyo, yun na yun, pero itinatama ng Ama kaya ako binadala. Kinukulong kayo ng inyong written word, pinapalaya ko kayo at the living word, pero mas gusto nyo manatiling nakakulong, tinatanggihan nyo ako." Sa katunayan, pinatay nga ng mga Hudyo si Jesus. Kasi na-offend sila na ang kanilang written word ay inire-reinterpret at binabago para sa kanilang sariling kapakanan at kalayaan ng living word na si Jesus. Spiritual life is in the living word, not in the written word. The Spirit of Christ, which really, in many ways, are also described as the Holy Spirit, is also described as, is living and active. Anong ibig sabihin that the Spirit of Christ is living and active? Hindi lang siya nasa freezer. Hindi siya fossil. Hindi siya relic in a museum. Not just carved in stone and inactive and dead, in a manner of speaking. Pagka meron kang nakakarve sa stone, hindi yun magre-react sa buhay mo ngayon. The living word, Jesus, is interactive with the believer. Pagka ibinasi mo ang iyong buhay sa mga isinulat na ng mga policies noong unang panahon, walang pakialam yung written word na yon sa buhay mo ngayon. Pag sinabi niyang ganito yon, hindi kanya isinasaalang-alang ang iyong mga realities ngayon, ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga kakulangan. Hindi. Hindi siya nagbabago. Ikaw ang dapat lagi magbago para mag-adjust sa kanya. At dahil ang written word ng mga Israelites were written thousands of years before, they were written for a civilization that was tribal, that was small, that had its own context. Nung naiba na ang panahon, naging very oppressive na siya sa maraming tao. May panahon na siya very effective, pero mga panahon na yung espiritu niya ay hindi na nangyayari, yung letter na lang niya ang nagiging amo. Parang pag pinasunod mo sa buhay mo ngayon, yung lahat ng recipe ng nanay mo sa pagluluto nung unang panahon, marami na dapat na na-adjust.
The same idea is to cook. The same idea is to have a delicious meal. Pero hindi kailangang sundin ang lahat ng patakaran niya nung araw, lalo ng lola mo, ng kalulalulahan mo, kasi nag-iiba ang panahon. At ganun ang nangyari sa mga Israelites. Natali sila sa kanilang written traditions, sa kanilang written law, kahit patuloy nang naiba ng naiba ang realidad ng kanilang buhay. So, in the fullness of time, God sent forth His Son to be the light, to be the way, to be the truth, to be the life. Because the traditions of Israel was already taking their life away from them. Nagiging alipin na sila ng mga letrang nakaukit sa bato. Imbes na yung letrang nakaukit sa bato ay maging gabay at tulay nila para sa isang masagana at maayos sa buhay, naging pasanin. Naging amo. Naging pahirap. Kaya yung mga nakasulat sa bato nila na dapat pagka Sabat, wala kang gagawin, iniba ni Jesus. Sabi niya, Sabat was made for man, not man for the Sabbath. Yung mga nakasulat sa bato nilang mga scriptures na hindi mo pwedeng kainin ng alamang, ang hito, ang ganito, ang ganyan, iniba na ni Jesus. Sabi niya, hindi mahalaga kung anong pumapasok sa bibig, ang mahalaga kung anong lumalabas dito dahil yun ay galing sa puso. In other words, Jesus, the truth of God, the Son of God, the perfect image of God, was setting the people free from the traditions that were in their scriptures that were good only for a time, a long ago, but no longer for them at their own time. Yun ang ibig sabihin ng living word. Nakikipag-react, nakikipagtalastasan sa buhay ng tao. Parang merong batas, kailangan hindi ka magpapasok ng tsinela sa bahay. Nakalagay yun doon. Pero nung araw yon, ang linis-linis ng bahay. Yung pala, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng mga nabasag na bote, puro bote na doon, basag-basag, papasok ka, susundin mo pa yung law na kailangan hindi ka magchinelas, magyapa ka, makakabuti ba sa iyo yun? E di magkaroon ka ng mga sugat sa intalampakan. Yun ang sinasabi ng living word. Kumbaga, head there is a written word, pero kung living word siya, sabihin niya, ay pero may bagyo, may mga bubog, so magchinelas ka. Living word interacts with your need. Binibigay niya ng user-friendly interpretation and application. And that's what God the Father did when He sent Jesus. Pinadala niya ang living word kasi yung written word was no longer always relevant, kind, and useful to the people. May mga natirang useful and good, kaya tuloy yun. Kaya dapat lahat ng written word ay salain sa living word. At ang dapat na mangingibabaw yung living word kasi siya ang ipinadala ng Ama bilang complete image of His goodness and kindness. Hebrews 4:12, for the Word of God is alive and active. Eh yung kasi mga written word, parang nasa museum na yan, walang papalitan, walang gagalaw, basta kailan, yan ang masunod, walang kukurap, kahit ano pang sitwasyon mo. Kaya yung babae who was caught in adultery, dinala nila sa public place, babatuin hanggang mamatay, kasi yun ang sabi ng written word nila. Yun ang sabi ng law. Kita mo ang sabi ng living word na si Jesus? Sino bang walang kasalanan? Mauna nang bumato. In effect, Jesus canceled that law. Walang bumato sa babaeng yun. So hindi nasunod yung batas, hindi nasunod yung written word. Ang nangibabaw yung living word si Jesus. Because the living word considers the situation of that poor woman. Pinili ba niya na mapariwara? Maaring na itulak siya ng mga kabiguan, kahirapan, pangangailangan, at yun ay inuunawa ng living word, binibigyan ng space. Walang space yun sa written word. Kaya pag laging policy ang pinaandar mo, walang space para maging accommodating and nice and kind ka. Para mag-check-in ka sa isang hotel. Wala namang kalaman-laman. Dumating ka ng alas 6 ng umaga kasi ang flight mo ay madaling araw, eh may room kang naka-reserve, sasabihin sa inyong clerk sa desk, "Sir, according to our policy, check-in time is 2 p.m. Sabi mo, "Pero pagod na ako. Wala namang tao yung room ko. Wala nang kalaman-laman ng hotel nyo. Ba't hindi mo pa ako papasukin na ngayon?" Policy is policy, sir. Yun ang written word. Wala akong pakialam na pagod ka. Wala akong pakialam na hirap ka. Sabi ng letra, mamaya pang 2 p.m. O 1:59 na, hindi pa po 2.
Yun ang ikinorek ni Jesus. In fact, Jesus called and taught Paul long after Jesus went up to the Father. In other words, ang mga alam ni Paul na itinuro sa atin, wala sa kanilang written scriptures. Bago. Sabi pa nga, idinala si Paul sa third heaven. Sabi sa 2 Corinthians 12:2-4. Ipinakita sa kanya ang mga bagay na sabi ni Paul, he heard things that are too wonderful to tell. Not written before. Ibig sabihin, buhay ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanya mga anak. Hindi niya ipinako sa mga nasulat na libu-libong taon only. Patuloy ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang katotohanan. Patuloy siyang gumagabay. Patuloy siyang nagtuturo. At hindi pwedeng ang Diyos ay ikahon ng written word na sinulat ng mga taong tinuruan niya noong unang panahon. Hindi pwedeng sabihin ng mga propeta noong unang panahon sa Lord, Lord, hindi niyo pwedeng imahin ang sinabi niyo sa akin 3,000 years ago kasi nakasulat na ito. So, ibig mong sabihin niyo, sinulat mo, Diyos above me? Kaya ipinadala ko si Jesus to make me relevant to the people, to set the people free from needless suffering imposed by the law carved in stone. Nakataga sa bato. John 14:25-26, all this I have spoken while still with you, sabi ni Jesus, but the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So nakita nyo, binuksan pa ni Jesus ang isang pinto para matuto ang kanyang mga anak at mga tagasunod, the work of the Holy Spirit. Definitely, this is not in the written law. It is not in the written word. Not in the Old Testament, not even in the New Testament that was written. Because the Holy Spirit will continue to deal with, teach, and guide the people of God all throughout time. Kahit nung nasara na yung publication ng tinatawag nating New Testament. Hindi mo pwedeng ikulong ang Diyos sa text. God is God above text. And this is what it means that Jesus is the living Word. John 6:63, the words I have spoken to you, they are full of spirit and life. When the mind accepts and receives the words of Jesus, the believer receives life. So andyan yung written word, kailangan niya na ibigyan ng buhay ni Jesus, bigyan ng buhay ng Espiritu Santo, ipaliwanag at ipaunawa sa atin at doon pa lang tayo makakaroon ng totoong buhay. Kung yung written scriptures ng mga Diyos ay nagbibigay na ng buhay, ba't pa ipapadala si Jesus at tinawag siyang buhay, tinawag siyang life? E di redundant. E di duplication. Ipinadala si Jesus dahil hindi na nagbibigay ng buhay sa mga tao yung lahat ng inaasahan nilang nakauka sa bato. Kailangang hingahan ng bagong espiritu, tapunan ng bagong liwanag ang mga napakatanda ng mga ideya na ito at ito ay update sa pangangailangan ng mga tao dahil ang dami-dami ng idinagdag maging ng Israel at ng relihiyon ng Israel sa mga nakasulat na hindi na galing sa Diyos, galing na sa kanilang mga pare, galing na sa kanilang mga leaders, crowd control, sinasaikologize yung mga tao. So, sabi ni Jesus, ang pinopromote niya naman, traditions of men, not teachings of God. Sinabi ni Jesus, mga sarili nyo lamang ang pinopromote nyo, hindi talagang ang Diyos. So, through Jesus, believers are to interact with Jesus, the living Word. May interaction. Hindi ka one way na dinidiktahan lang. Kaya sabi ng God, come, let us reason together. Marami mga bagay na sasabihin ng Diyos kahit nung Old Testament pa nga eh. Sasabihin nung propeta doon sa king, o mamamatay ka na. Ang king naman, nagdasal, Diyos ko, huwag yan muna akong patayin, etc., etc. So sabi ng Diyos, sige, hahabaan ko pang buhay mo. Pabigyan pa kita ng mga victories. Nakikipagtalastasan. There is an interaction between God and His people. Is example sa interaction na yan. Kung ibabasin nyo lang ang lahat ng gagawin nyo sa written word, paano itong Acts 16:6-10? Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia.
So ang general idea natin, gusto lagi ng Diyos, i-preach natin ang word. Pero sabi, in this instance, pinigil sila ng Holy Spirit na mag-preach sa Asia, which at that time was called Asia, now we call Turkey. Holy Spirit ang pumigil. Hindi lahat ng preaching gusto ng Holy Spirit. Ito nga, pinigil eh. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Kanina, the Holy Spirit. Now, the Spirit of Jesus na. This is used interchangeably. Ayaw silang papasukan ng Spirit of Jesus sa isang bayan. Wag kayo dyan mag-preach. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So, active ang relasyon ng God with His people through the work of the Holy Spirit and sometimes called the Spirit of Jesus. Sa bawat detalye, kasali ang Diyos, kalahok ang Diyos, so may talastasan. And you must take note that the Holy Spirit, Jesus, and God are all used in this paragraph, referring to one and the same person. 1 John 2:27, "Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay." At yan, kulang na kulang ang mga Kristiyano kahit ngayon. Kulang na kulang sa pakikipagrelasyon sa Espiritu, sa pakikipag-usap sa Espiritu, lahat itinatanong sa pastor. Lahat iniaasa sa Bible study leader, lahat iniaasa sa libro na nabibili sa bookstore, walang personal na relasyon sa Diyos. Samantalang yung Diyos, the Holy Spirit, or Jesus, interchangeably, ay diretsyong nagtuturo sa bawat anak niya. Yan ang dapat nating i-develop, mga kapatid. A personal relationship with God, with the Holy Spirit, with Jesus. Na merong kang hindi maintindihang verse, hihingin mo sa Panginoon ipaunawa sa iyo. At hindi lahat ay nasa verse. Ito ngang lahat ng ginawa nila, Paul, walang verse ito na basis. Diretsyong itinuro sa kanila. Hindi ibig sabihin walang kwenta ang verse, pero may mga bagay na napakamahalaga na hindi dumadaan sa verse. Kasi Jesus is the living word. Hindi yung word carved in stone or printed on paper only, bagamat yun ay pwede rin gamitin ng Diyos. But first and foremost, Jesus is the living word. Wala kang kausap na estatwa o rebulto or drawing. Ang kausap mo ay buhay na Jesus. Sumasagot, nagtatanong, nagbibigay ng guidance, namimigil, tulad niyan, pinigil sila Paul, nagbibigay ng direksyon, closes and opens doors. John 16:13, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth." So yung guidance na yun is outside of the verses that exist. Because naka-future tense pa. He will guide you into all the truth. So ang mahalaga, mga believers of Jesus, make room for the living word. Listen to the living word. Listen for the living word. Kailangan mo ng guidance? Yes! Nakakatulong na nagbabasa ka ng verses for guidance. Pero huwag mong kakalimutan na ipikit ang iyong mata, manahimik ka at pakinggan mo rin ang sinasabi sa iyo ng living word. After, above, and beyond the printed word. Many Christians, like the Jews, have made idols out of the written words. Yun ang idol nila, yun ang kahon nila, doon lang sila kumikilos, at pati ang Diyos, ikinulong nila sa mga kahon na yun. Many Christians have frozen and limited their faith to the written word, neglecting to develop a personal interaction with the living Jesus. How do you develop a living interaction with the living word in prayer?
prayer na hindi memoryado, it must come from your heart. And then a listening ear, because God answers prayer. Kailangan nating i-develop ang personal meditation and reflection. Nagbubulay-bulay, nagmumuni-muni, nag-iisip-isip, o walang iniisip. Nandun ka lang, tahimik ka lang, at hinahayaan mong Diyos na mag-isip. And you make your spirit listen for the voice of the Holy Spirit. It's a personal and private exercise. Marami mga Kristiyano, ang spiritual activity lang nila is to join a worship service and a worship event. Very important. But unless that is balanced with personal reflection, personal meditation, kulang yun. How else do you develop a personal interaction with Jesus in study of Jesus' teachings? Yung pagbabasa niyan, pag-i-interpret at pag-a-apply the way Jesus would. How else? Your interaction with spirit-filled persons. Kung minsan ang interaction mo with verse worshipers, ma-o-oppress ka, makukulong ka, ma-judge ka. Minsan naman, useful din yun. Pero do not neglect your interaction with spirit-filled persons. Yung ang kanilang spirituality, hindi nakakulong sa verses, hindi nakakulong sa written word, kundi malayo ang nararating dahil sumusunod sa free spirit of God. How else do you develop a personal relationship with Jesus? In obedient action. Ito ang pinaka-effective way to know Jesus and to interact with Jesus, to obey what He tells you to do. Kasi sa pagsunod mo, nakikita mo ang ganda, ang fruitfulness, yung power ng way ni Jesus. Kaya kung naniniwala ka lang, praise the Lord ka, pero hindi ka naman sumusunod sa mga sinasabi sa iyo, hindi ka magkakaroon ng personal interaction with Jesus. Kasi the best way to fellowship with Jesus is to join Him at work. Sabi niya, whoever does my work is the one who believes in me. Kasi the more you do the work of Jesus in Jesus style, the more you will know Him. Malalaman mo, ay ganito pala, tama pala, ito talaga ang paraan ni Jesus. This is what works. And of course, another way to develop your personal communication with Jesus is by sensitive openness. Bukas ang isip mo, hindi nakasara. Sensitive ka. Sensitive. Limiting oneself to the law, to the written word, would negate the work of Jesus that sets free. Kasi by basic method, the written word will restrict and confine you. It is the living word that will set you free. Romans 3:19, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. Therefore, the law does not speak to Jesus' believers who have been saved by Jesus from the law. Jesus, believer ka na, Jesus follower ka pa, pas law ka pa ng law, eh sabi nga, whatever the law says, it says to those who are under the law. But you are under grace, you are not under the law by the work of Jesus, so hindi na yan dapat ang main reference mo sa buhay. Ang reference mo is the living word. And even the written words of Jesus. The law is not effective to those who are not under the law, but under grace, under God's grace, through Jesus. So pag lagi mong pinapairalang law, basa ka ng basa ng law, yan ang pinusunod mo, dapat mong sabihin sa sabihin mo, teka nga pala, I'm under God's grace, so hindi ito para sa akin. May mga mapapakinabang ako dito, may mga mapupulot ako dito, pero lahat ng kontra sa work ni Jesus, sa kanyang pagpapalaya, sa kanyang walang patakarang pag-ibig at pagtanggap, hindi na yon effective sa akin na anak ng Diyos through my faith in Jesus. In fact, the living word sets people free from the rule, oppression, and judgment, from the heavy burden of the law, which is really the written word. Ano daw ang nangyayari sa nakay Jesus na ipinagpipilitan pa yung law? 2 Corinthians 3:14-16.
But their minds were made dull. For to this day, the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed, because only in Christ is it taken away. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. How clearer could one get? Yun daw nagpipilit kay Moses, nagpipilit sa written word, yung nagpipilit dyan sa mga law na yan, nagdidilim ang isip, pinagdidimlan ng katwiran. Sapagkat tuwing pupunta ka kay Moses, tuwing pupunta ka sa mga written laws na yan, dumidilim ang iyong isip na parang tinatalukbungan ka ng takip. At ang takip na yan ay natatanggal lang pagka ikaw ay lumapit kay Jesus, naniwala sa Kanya, sa Kanyang pagtuturo ng pagpapatawad, ng pag-ibig, ng kalayaan, dun lang lumilinaw ang iyong mata. When people insist on the law, on the written word of the Jews, their minds are darkened. According to 2 Corinthians 3, 14-16, nakakabulag, nakakapagpalabo ng pangunawa ang pananalig kay Moses sa Old Covenant kasi meron ng New Covenant in Jesus. The true living and life-giving vine is Jesus, not petrified, outdated, written religious texts. Ito ang dapat maintindihan talaga ng mga Christians. Kasi parang halo-halo. Pinaghalo-halo nila si Moses at si Jesus, yung law at saka yung grace, yung forgiveness at yung parusa. Kaya tuloy nito. John 15:5, sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Malinaw ang sinasabi niya. It is in remaining in Jesus' words, not in other words, that there is life and power. 2 Corinthians 3:6, He makes us worthy to be the servants of this new agreement that comes from the Holy Spirit and not from a written law. After all, the law brings death, but the Spirit brings life. Hindi mo nun pwede, hindi ito makita eh kung nagbabasa ka ng Bible. Sabi niya, nagiging lingkod tayo ng Diyos dahil sa bagong kaayusan. Based on the living word, not on the written word, the law. Sabi niya, sa katunayan nga, eh, wala ka namang mapapala dyan sa law. Mamamatay ka pag dyan ka sumunod. Kasi hindi ka papasa sa lahat ng inihingi niyan sa'yo. Gusto mo ng buhay, go to the Spirit, the Holy Spirit, the Spirit of Jesus, the Spirit that God the Father sends. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasundo ang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. So, huwag ipagpilitan si Moses sa buhay. Dumating na nga si Jesus, the living word. Jesus saves people from judgment, from death, from the old covenant that says, the soul that sins, it shall die. The covenant that says, if you follow all the laws but break one, it's as good as breaking all. The law that says, no one is righteous, not even one. So, lugi ka dyan. 2 Corinthians 3:7-8, the law of Moses brought only the promise of death, even though it was carved on stones and given in a wonderful way. Sabi niya, alam niyo, pag sinunod kayo ni Moses, dadanila ka niya sa kamatayan kasi kahit kailan, hindi kayo papasa. Sabi, oo, nakaukayan sa magandang bato at ang ganda ng pagkakabigay, dramatic, pero ang ending niyan, kamatayan. Huwag kayo dyan umasa. Umasa kayo kay Jesus, the living word. That saves you from that law because that law will only condemn you. Well, some old verses are important guides for spirituality and indeed there are many, many old verses that are still very, very important.
The written word is not the foundation or center of the Jesus faith. Jesus, the living word, is. What Jesus said that is written now in the Gospels, that's the most important. But Jesus continues to speak to us beyond the written verses. After the written verses had been finalized by their editors and their publishers, God still speaks to His children now through the living word. Huwag niyong papabayaan yung communication niyo with the living word dahil yun ay buhay at patuloy. 1 Corinthians 3:11, because Christ is the only foundation. Walang iba. Walang ibang teacher, walang ibang katuruan. Because Jesus lives personally, connecting with Him will give spiritual life to believers. Sabi nung iba, dry na dry po ang buhay ko, parang wala ako sa Panginoon. Eh, baka puro verses ang inaasahan mo. Ni hindi nga po ako nagbabasa ng verses. Eh, yun naman pala, ni hindi ka nagbabasa ng written, tapos wala ka rin ng living word. Eh, feeling dead ka talaga. Kasi ang tunay na yung buhay na buhay ka, you interact. Yung kausap mo ang Diyos, nakikipagtalastasan ka, nagtatanong ka, at makikita mong sumasagot. God answers. Hindi yung ang lahat ibabase mo sa mga policy, sa mga nakasulat. Ano po ang pwede natin gawin ngayon sa church? Aba, according to our church discipline, Article 4, Paragraph 3, ganito dapat ang gagawin natin. Eh, puro written naman po tayo. Hindi ba pwede tayo ngayon magtanong sa Spirit directly at maniwala tayong nag-guide siya? Naku, huwag kang nagaganyan. Baka ma-misguide ka ng devil. It's true, pwede ka ma-misguide, pero pwede ka rin mag-guide. Dapat lang binabantayan mo kung guni-guni mo na lang pala yung akala mo sagot ng Diyos. Paano mo malalaman guni-guni mo lang yan? Maging maingat tayo kung ang akala natin na sagot ng Diyos ay yung talagang gustong-gusto natin marinig. Kasi guni-guni lang natin yon, pwede yon. O yung desire na desire mo talaga, be suspicious of yourself. O masyadong self-serving at masyadong in your interest, maaring hindi Diyos ang nagli-lead sa'yo nun, kundi yung sarili mo lang desire. Kaya yung mga tunay na tinawag ng Panginoon sa ministry, 99% doon ayaw sa ministry. Sa una ayaw, ayaw talaga. Pero talagang doon sila nadala kasi Diyos ang may gusto. So be suspicious of yourself when you like something too much also. Baka gusto mo lang. Kaya mas nakakatiyak ka nga na Diyos ang may kagustuhan kung yung nagaganap eh labag sa iyong kalooban. Pero yung pa rin ang nagaganap, maaari talagang the Lord prevails. Pero pwede rin naman na yung gusto mo, gusto rin ng Diyos. So magkaayon kayo, kaya napakasarap sumunod. Pero may mga pagsunod na hindi masarap. Pero sumusunod ka talagang dahil yun ang gusto ng Diyos at malinaw sa iyong yun ang gusto ng Diyos, kaya kahit mahirap, sumusunod ka. Katulad ni Paul, marami siyang ganyang experiences. So, wag laging puro law. Puro don't do that. God saw you. It's a sin. Kasi nga, hindi na tayo under the law. Wala tayong license to do everything wrong. We were set free to be good, to be kind, to be loving, not to be wrong and not to be evil. Romans 7:6, but the law no longer rules over us. We are like dead people and it cannot have any power over us. Now we can serve God in a new way by obeying His Spirit and not in the old way by obeying the written law. So may mga new ways. At yung new ways ng New Testament, 2,000 years ago na yon, pwedeng newer ways are available now because God is living. Hindi siya na-preserve at nalagay sa museum nung isinara na yung New Testament. Patuloy ang Diyos na buhay at hindi siya pwedeng ikulong sa written text. Kaya dapat tayong nakikinig lagi. The Spirit of God lives in our hearts. Makikinig kayo doon. Makikinig tayo sa written word. Pero pag nagkontra yung written word at yung malinaw na udyok ng Spirit, which ang ending is loving, kind, restful, unahin ang pakikinig sa living word. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa utusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Hindi ang ibig sabihin ito ay hindi na ako nagkakasala, lagi na akong panalo sa kasalanan. No, patay na tayo sa kasalanan, ibig sabihin wala nang hold sa atin yung law that covers the law against sin.
Pag namatay ka, hindi ka nang sisingilin sa utang. Pag namatay ka, lahat ng utang mo bayad. Yan ang ibig sabihin, patay ka na sa kasalanan. Ibig sabihin, bayad na yan. Hindi ka na pwedeng singilin ulit. Binayaran na yan ni Jesus. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. At ano ang patunay na bagong buhay ng Espiritu ang umiiral sa atin at hindi ang batas, hindi ang nakasulat? Ang buhay natin ay napupuno ng forgiveness, ng acceptance of others and of ourselves, and of love. Because you will know a tree by its fruit. At sabi ni Jesus, malalaman nilang tunay ko kayong mga alagad kung kayo nag-iibigan at maibigin. Yun ang tunay na pamantayan. Paano malalaman na, paano itong ginagawa ko? Aproba ang Diyos dito? Samantalang sabi ni Moses, batuhin. Pero eto ngayon ang resulta. You become forgiving, you become loving, you become accepting. And because of that, you are restful, you have peace, you have joy. Tama ang ginagawa mo according to the living word. Kasi yan ang tunay na bunga ng Jesusness. 2 Corinthians 3:3, you show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Sabi ni Pablo, pinapakita nyo na talagang bunga kayo ng aming mga pagsisikap na kayo ay turuan at akayin kasi nakikita sa inyo na yung buhay nyo parang sulat ni Kristo, parang essay, parang tula ni Kristo, pero hindi sinulat sa ink ng written law, ha? But with the Spirit of the living God. Hindi isinulat sa mga malalamig at matitigas na bato na hindi nag-a-adjust sa pangangailangan at mga kagipitan ng tao, kundi batas na isinulat sa puso ng tao. Pusong mapagtanggap, maibigin, pusong binibigyan ng puwang ang pangangailangan ng kapwa at hindi gumagamit ng written law para siya gipitin at parusahan. To stay spiritually alive, Jesus believers must develop interactive communion with the living Word of God, and that is Jesus. Kahit pa man ng Old Testament, alam na ng Diyos, napakatigas ang puso nito mga relihiyosong Hudyo na ito. Kaya sabi niya sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Sabi ng Diyos through Ezekiel, ang titigas ng puso niyo kasi puro kayo verse. Hindi kayo mabait, hindi kayo mabuti, puro kayo legalism, puro kayo batas, lahat tuloy, bagsak. Papalitan ko ang matigas na bato niyong puso ng isang malambot na puso ng tao. Tumitibok, umiibig, nagmamahal. Ang inuuna ay pag-ibig kaysa legalism. Sabi niya, yan ang gagawin ko sa inyo kung tatanggapin niyo ang Espiritu ng Diyos. 2 Corinthians 3:17 to 18. The Lord and the Spirit are one and the same, and the Lord's Spirit sets us free. O ayan na, sinabi na ng verse. Maraming references na sabi Holy Spirit, si Jesus, pareho yun. Kaya pag sinabi ni Jesus, I will send the Holy Spirit to you, parang na sinasabi, I will be with you always to the close of the age. Kaya may nagtatanong, sino po ba talaga ang kasama natin, ang Holy Spirit o si Jesus? Kasi sabi niya, I will send the Holy Spirit. Pero sabi naman ng ibang verse, I will be with you. E di siya yun. Iba-iba tawag. Kasi malinaw na, the Lord and the Spirit are one and the same. And the Lord's Spirit sets us free. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. So yan ang isang proof that it is the living word that is at work, not the written word. May kalayaan. Hindi lahat nakakahon, hindi lahat super strict, hindi lahat bawal. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. Si Moses kasi, nung nakakausap niya ang Diyos, nagliliwanag siya. Literally, nagliliwanag siya. Pero nung nawawala na yung liwanag niya, nalolobat, ayaw niyang ipahalata sa mga taong nawawala yung liwanag. Pagka imimit niya ang mga tao, nagtatalokbong siya. So iisipin ng mga tao, maliwanag pa rin siya, kaya lang may talokbong. At itong pinagmumulan sinasabi. Sabi niya ngayon, hindi tulad ni Moses,
Dahil kay Jesus, alisin man ang talukbong, nagniningning pa rin ang mukha natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi ang kaluwalhatian ni Moses noon ay nanggaling sa law. Ang kaluwalhatian natin ngayon ay nanggagaring sa living word. Hindi na kailangan ng talukbong, hindi na kailangan itago, hindi na mawawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin. And in another way of speaking, pag tinanggal yung takip ng iyong mata, kasi sa takip ng iyong mata, parang may belo, malabo ang tingin mo sa Diyos. Ang tingin mo sa Diyos, malupit. Ang tingin mo sa Diyos, laging galit. Ang tingin mo sa Diyos, laging nagpaparusa, namamalo, etc., etc. Pero nung tinanggal ang talukbong ni Moses, nakita mo ang tunay na ningning ng Diyos. Mabait, mapagpatawad, maibigin. At yun ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos, revealed by God through Jesus, His Son. At ang kaluwalhatian yan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Pag daw pinairal mo sa iyong buhay ang Jesusness, pinairal mo sa iyong buhay ang turo ni Jesus, ang patuloy niyang pagtuturo hanggang ngayon, because He is the living Word, dun ka lang magbabago, nang magbabago, nang magbabago, hanggang maging kawangis ka ni Jesus. Eh bakit po ang tagal-tagal ko ng born again, kawangis ko pa rin ang kapitbahay? Hindi si Jesus. Eh baka nasa written word ka lang lagi, wala ka sa living word. In fact, ginagamit pa yung written word para iba to sa kapwa, para manghusga. Eh talaga nga, kabuka ka ng kapitbahay mo. Kailangan lagi kang lumubog, lumangoy, sumandal, tumira sa house of the Lord. And sabi, I will dwell in the house of the Lord forever. And that house of the Lord is the house of the Spirit, the house of the living Word, Jesus. Because the written word means imprisonment. Lahat bawal. Lahat nakokondem. But the true Jesus believer sets other people free as well. Free to love and to be loved. Hindi free to do wrong, ha? Free to love and free to be loved. Are you free to love? No. May mga nanay nga dyan, gusto itakwil yung anak. Magpapapayo sa akin, Pastor, yung anak ko po. Naku, ang buhay, ang lifestyle, ang character, very unbiblical. Itatakwil ko na, palalayasin ko na. Sige, bakit naman? Eh kasi po talagang against the agency sa mga laws of God, ang buhay niya. Sige ko, alam mo, bago ka maging theologian, babae, ba't di ka na lang muna maging ina? Pakananay ka na lang. Ibig mo sabihin, hindi ko po itatakwil? Eh may nanay ba naman itatakwil sa sariling anak dahil lang hindi ka agree sa buhay niya? Hindi na nga siya agreeable sa iyo, hindi siya agreeable sa marami. Sino pa ang kukupkup sa kanya? Ikaw ang inanay niya eh. Wala kang ka-Jesus-Jesusness, puro ka-Mosesness. Yan ang napala mo kasi simba. Naging malupit ka sa sarili mong anak. Puro doctrine ang laman ng iyong utak. The highest doctrine is the doctrine of love. Tapos para lang good-looking ka sa church, ba ipakit ang godly woman ka, itatakwil mo sarili mong anak. Ano klaseng nanay ka? Nasaan yung Jesusness? Kaya na sinasabi, the living word must prevail over the written word. And the living word is telling us all the time to love, to be loving, and also to be open enough to accept love. Kasi marami, wala silang problema to love, pero may problema sila to accept love. May pride, masyado insecure, ayaw nilang minamahal sila, ayaw nilang tinutulungan sila, kasi gusto nila self-sufficient sila. Pero in their own private time, alam din nila yung sinasakmal din sila ng mga pangangailangan at mga kalungkutan. The living word means freedom. The living word sets people free to become like Jesus. The living word sets people free into Jesusness. Yun ang mahalaga sa lahat, Jesusness. Hindi lang Christianity. Kasi yung Christianity, kasama na yung 2,000 years, pati mga error ng simbahan, ng mga reliyon, mga giyera ng mga Protestante at Katoliko, mga giyera ng mga Kristiyano at mga Muslim, kasama na yung sa ibig sabihin ng Christianity, pero wala yun sa Jesusness. Kaya dapat bumalik ka doon sa basic, very, very fundamental spirituality, which is based on Jesus, not on the history of the church. Because the church had not always been faithful to Jesus. Yung pangangamkam ng mga lupa, pagpatay sa mga ibang may paniniwala, walang Jesusness dyan, but that's part of Christian history. Kaya dapat balik ka kay Jesus. Hebrews 8:10, "But now I tell the people of Israel, this is my new agreement. The time will come when I, the Lord,
will write my laws on their minds and hearts. Get nyo ba yan? Hindi lang yung nakasulat sa papel, nakauka sa bato, ang law ng God. Sabi niya, I'm going to write my laws, my new agreement, on their minds and hearts. Kaya pwede, hindi po ako pwede mag-quiet time. Wala po akong dalang written word. Wala ka bang utak? Wala ka bang puso? Nagsasalita din dyan ang Diyos. Huwag kang masyadong over-dependent on religious props. Because your heart is the kingdom of God. Your mind is the throne of God. Pag inialay mo yan sa Panginoon, maninirahan dyan ang Panginoon. Sabi niya, the kingdom of God is within you. Andyan. The word of God is within you. Makinig ka lang. Because the word of God is alive. Hindi siya frozen. Hindi siya preserved. Siya ay alive. Kaya mahalaga, mga kapatid, talaga yung personal meditation. Kakausapin ka ng Diyos. And the Word of God is not always on stone or paper. Because on stone and paper, it is cold and hard and dense. Saan daw ilalagay? In your minds and hearts. Ibig sabihin, God will speak to you through reason and through love. Not cold legalism. Kita nyo, ang law ng Israel na nakauka sa bato, nakasulat sa papel, sabi, yung babaeng caught in adultery dapat patayin. Pero ang pinairal ni Lord, yung law na nasa mind and heart ng tunay na mga anak ng Diyos. A heart that is loving and reasonable that says, oh come on, let's put this law in the museum because my heart and my mind tells me that this woman needs to be loved. And people will insist, but the law says! Pero sabi nga, we have a new agreement with God, a new covenant written in our hearts, in our minds. So, a true godliness will be reasonable more than legalistic, will be loving more than punitive, will be accommodating more than rejecting. Yun ang new law written in our hearts by Jesus. At yun ang law na dapat umiiral sa puso ng tunay na naniniwala kay Jesus. At sabi sa Hebrews 8:10, I will be their God, not their texts, not their tradition, not their history. I will be their God, and they will be my people. Ako na talaga, not their laws, not their traditions, not even their scriptures. My love, my reason, in their hearts, in their minds. This is the new spirituality. This is the new covenant. The new covenant written in the blood of Jesus. John 6:35 and 68. Jesus replied, I am the bread that gives life. Not your texts, not your history, not your religion. I am the bread that gives life. No one who comes to me will ever be hungry. No one who has faith in me will ever be thirsty. Those that rely on the written word will be hungry and thirsty. Lagi silang kulang, gutom at uhaw. At sabi ng New Testament Pinoy Version, nagbulungan ang mga tao sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba galing sa langit. Ako ang tinapay ng buhay. Marami sa mga disciples ni Jesus ang nakikinig nito, ang nagsabi, napakahirap ng teaching na to. Sino kayang makakatanggap nito? Dahil dito, maraming disciples ni Jesus ang tumalikod at ayaw nang sumunod sa kanya. Bakit? Gusto nila yung written law. Ayaw nila nung living word. Gusto nila yung written word nila. Kaya tinanong niya ang 12 disciples, kayo, gusto nyo rin bang umalis? Sumagot si Simon Peter, Lord, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at naintindihan namin na kayo ang banal na pinadala ng Diyos. Kayo ang perfection of the law. Kayo ang kapalit ng mga dapat palitan. Kayo ang pag-repair doon sa mga sira. Kayo ang nagbibigay ng buhay doon sa mga pumapatay. Kayo ang nagbibigay ng pag-ibig doon sa mga namumuhi at nagagalit. Kanino kami pupunta? Eh, kayo lang nagtuturo niyan. So, hindi kami alis. Kahit mahirap maintindihan.
Alam niyo, mga bagay na espiritual, hindi laging madaling maintindihan. Mas madaling maintindihan yung nakasanayan na kasi hindi mo naiisipin eh, natanggap mo na. Pero kung tama ang lahat ng dati ng katuruan, ba't pa ipinadala si Jesus? Di nagsayang lang siya ng pagod, namatay pa siya. Ipinadala siya kasi maraming mali na dapat itama. Ipinadala siya kasi hindi nagbibigay ng buhay yung written word ng mga Hudyo. Nagbibigay lang ng judgment at kamatayan. Jesus was sent to be the living word to give life. It must be understood at the deepest roots para maunawa ang ibig sabihin ng Jesusness and to be a Jesus believer. John 5:39-40. You search the scriptures because you think you will find eternal life in them. The scriptures tell about me, but you refuse to come to me for eternal life. You insist on your scriptures. So what do? The written word is very important up to now, but filter the written word. Salain. Filter the Old Testament Jewish scriptures. Filter the New Testament Christian scriptures. Filter the post-New Testament Christian doctrines and practices in the last 2,000 years. Filter everything through the living word, who is Jesus. And this living word is living in your heart, in your mind, giving you reason, giving you light, giving you life. I-filter nyo lahat dun. The final word must come from the living word, who is Jesus. Jesus is the supreme court of all spiritual and moral matter. And where Jesus chooses to love, we choose to love. When Jesus chooses to forgive, we forgive. And when Jesus teaches us to love, we love. Because He is the image of the invisible God. Whatever God likes us to know about Him, He revealed in and through Jesus, the living word. Maraming ang Jesuslessness before, during, and after the time of Jesus. Kaya lahat yun dapat salain. Tulad nung pabatuhin mo hanggang mamatay ang taong nagkakasala ng adultery, sinala kay Jesus o hindi na ipinapatay. Kaya nandun si Jesus. Know the written gospel words of Jesus. Very importantly, lagi may nagtatanong, ano pong una kung dapat basahin sa Bible? Genesis po ba? Naku anak, ang layo-layo-layo mo pa sa gospel. Baka kamatayan mo na, hindi ka pa makarating kay Jesus. Anong favorite book mo, iha? Leviticus po. I'm sure ang lupit mo. Diba? Anong gusto mo talaga? Go to the gospels. Kasi nandun si Jesus at nandun ang turo niya at nandun ang lahat ng pagtutuwid niya sa liko, pagpapaliwanag sa madilim, pagtatama sa mali, at pagbibigay buhay sa walang buhay. And then seek and listen for the living word of Jesus, sometimes called the Holy Spirit, through living interaction. May participation ka dyan. So you pray. Personally communicate with Jesus, with the Spirit. But very importantly, para walang abuse yan, living word na yan, test for truthfulness, then apply the living word of Jesus. Suriin ang personal mong bias. Baka akala mo guidance ng living word, vested interest mo lang pala. Suriin ang yung personal desire, ang selfish interest. Suriin din ang mga sabi-sabi ng iba. Kung minsan nakatanim sa utak mo, akala mo galing sa Diyos, sabi-sabi lang pala ng iba. Suriin ang mga kung ano-ano pa, and all this could shape God's will. Yung sabi mo, ito ang God's will, God told me, suriin nyo lahat yan sa mga pamantayan. Kasi God told me, papautangin mo daw ako. Guni-guni mo yan. Kasi God did not tell me. Ibig mo sabihin, bibigyan ka ng Diyos through me. Sa'yo sinabi, hindi sa akin. So, wishful thinking mo lang yan, sister. Hindi yan will of God, hindi yan living word. Guni-guni mo yan. So, marami rin tayong guni-guni. So, dapat din natin talagang suriin. That's why it is important to know the written word in the gospel, the word of Jesus, and then, i-compare mo sa inire-reveal sa'yo na living word. And when the comparison puts your interest at first, gives you advantage, be suspicious. The living word revealed to you is mostly for personal application only. Hindi mo pwedeng sabihin, may revelation sa akin ng Diyos na lahat kayo magbibigay sa akin ng tigwa 1,000. No. A living word revealed to you is mostly for personal application and it guides only your own behavior, not the behavior of others.
Hindi ka pwedeng gumawa ng doctrina for others out of the personal revelation to you by the living word, the Spirit. Kasi, kumpara sa lahat yon, dapat ni-reveal din sa lahat. Kaya, don't universalize a personal leading by the Holy Spirit. Pang sa'yo lang yon. And very importantly, do not impose it on others and in very different situation other than the original situation in which you receive the revelation or the vision or the guidance. Hindi natin isinasar ang pinto natin dyan sa mga vision, mga revelation, mga kinausap ako ng Diyos, but don't abuse it. And mostly, kung ikaw lang kinausap, pang sa'yo lang yun. Hindi mo pwedeng pasunurin yung iba sa sinabi sa yung sa'yo lang naman sinabi. Unless you were obviously called by God to lead, which is entirely a different story. And there is a test for authenticity of calling Jesusness. Paano mo yan matetest? The message is Jesus, not someone else. The fruit is Jesusness, not Mosesness. And that fruit of Jesusness is freedom, not prison. It is rest, not stress. It is peace, not trouble. And it is love, not hatred. The fruit of true work of the living word is goodness and mercy. Doon mo malalaman na safe to assume na itong gumapasok sa aking isipan, itong laman ng aking puso ay inire-reveal ng living word. Kasi it is loving, it is peaceful, it sets free, it is restful, it is good and merciful. Most underdeveloped area of spirituality is a living, active, and interactive relationship with Jesus. Ito ang homework nating lahat, mga kapatid. Huwag lagi kayong umasa sa nadidinig nyo sa radyo, napapanood nyo sa video, nadidinig nyo sa pulpit, nasasabi ng Bible study leader. Every child of God has the privilege and duty to develop a personal relationship with God. Direct, passing through no one. Dahil lahat tayo anak ng Diyos, walang apo ang Diyos. Lahat tayo directly related to God bilang anak. And a big hindrance of spiritual freedom and growth is the lack of understanding and appreciation of the living word. Lack of subscription to Jesus, the living word. Panginoon, turuan niyo po kami kung paano ito i-operationalize in our lives. Paano i-apply? Paano paaandarin at pagbubungahin sa buhay namin yung diretsahan, personal na relasyon sa iyong anak na si Jesus? Salamat po at pwede pala yun. Pwede ang personal na relasyon. Di namin kailangan ng tagapamagitan, ng referee. Di namin kailangan ng teacher or leader dahil lahat kami anak nyo. Teach us, O God, to develop this personal relationship with your Son, Jesus. Pagbulay-bulayan natin ito sa mandali, hinga ng Panginoon ang personal guidance how to make this very, very fruitful in your own lives. Lord, continue to speak to your people in some moment of silence.